Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong linggong ito ay pinagdiriwang natin yung tinatawag na Corpus Christi o ang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapistahan ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng Eukaristiya, ang banal na misa nating pinagsasaluhan. Nung tumama ang pandemic, 2020, more than 2 years from now, ngayon, isa sa mga na-miss natin ay ang dumalo sa misa. We miss to attend mass. Saradong simbahan, walang mass gathering. Na-miss natin ang dumalo sa misa at tumanggap ng komunyon. And even until now, marami pa rin ang hindi nakakalabas at hindi pwedeng lumabas, marahil dahil sa mga may karamdaman, hindi nakakapag-attend physically at nakakatanggap ng komunyon sa banal na misa. We miss the mass. Pero kung titigdan din natin, isa sa magandang epekto ng pandemic na kahit na wala tayo sa simbahan, nabuo ang live streaming, ang online masses, kung saan sa ating mga tahanan, nakakadalo tayo ng misa. Gaya ngayon, naka-live streaming tayo. At dahil sa pandemic, hindi tayo makalabas, ang mga pamilya ngayon ay nagkakatipon sa bahay upang magdasal at upang dumalo sa banal na misa, kahit live streaming, online. At doon nabuo yung tinatawag or nabigyan ng kahulugan yung tinatawag nating domestic church. Pamilya, hindi makalabas, nakakapagtipon upang dumalo ng misa, live streaming, online. Pero dati, nung hindi pandemic, maraming pamilya ang hindi nakakadalo sa simbahan dahil busy, ang daming pinagkakabalahan, maraming ginagawang miyembro ng pamilya. Hindi nabubuo yung tinatawag nating domestic church. Siguro, ito yung isang magandang bunga ng pandemya. Nabuo ang domestic church sa tahanan, nagsisimba ang bawat isa, miyembro ng pamilya. Nung tumamang pandemic, isa sa mga lungkot na experience ko bilang isang pari ay magmisa dito sa shrine. Tatlo lang kami, isang cameraman o yung taga-operate ng aming camera at isang server. Tatlo. Dati-dati ay puno ang ating shrine upang dumalo sa banal na misa. Napakasaya na napakarami ang nagkatipon-tipon sa loob ng simbahan upang ipagdiwang ang isa sa pinaka-importanting bagay sa ating pananampalataya, ang pagdiriwang ng misa. Sabi ko, parang isang image ng Last Supper na mag-isa si Jesucristo kumakain. My dear brothers and sisters, mga kapatid, magandang pagnilayan natin, lalo nung tumama ang pandemic, binigyan ba natin ng importansya ang Eukaristiya, ang pagtanggap ng banal na katawan at dugo ni Kristo sa ating buhay? Do we also miss the mass in our life nung hindi tayo makapunta sa simbahan at makatanggap ng komunyon? Pero kung titignan natin, kahit na hindi pandemic, marami sa mga Katoliko ang hindi binibigyan ng halaga ang misa. They take for granted the celebration of the mass. Minsan is just an obligation. Minsan walang energy. Minsan is a burden na magsimba sa linggo at dumalo sa simbahan. Nawawala yung excitement, yung joy, at yung kusang loob na makipagtagpo sa Diyos sa banal na misa at tumanggap ng kanyang katawan. We lose the excitement, lalong-lalo na mga kabataan ngayon. Sabi ni Pope John Paul II, once said, "The Mass, as we experience the Mass, he calls that Eucharistic amazement." Na sa pagdalo natin ng banal na misa, we have this experience of Eucharistic amazement. Ano yung Eucharistic amazement?
that whenever we attend the Mass, we are amazed what is happening sa banal na misa. Una, na ang pagdiriwang natin ng misa, nagkakaroon ng tinatawag na transubstantiation. Natatanggap natin ang tunay na katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Eucharistic prayer ng isang pari. Through the consecration of the words of the priest, the body or the bread turns into body and the wine turns into the blood of Christ, the real presence of Christ. Amazing. Nang tinatanggap natin sa komunyon ay hindi lamang ordinaryong tinapay, kundi ang tunay na katawan ni Kristo. The mystery. It's so amazing na maraming nangyayaring bagay dito sa misa. Natatanggap natin hindi lamang ang ordinaryong tinapay, kundi ang tunay na katawan ni Kristo. Are we amazed whenever we attend the Mass that we are now experiencing the real presence of Christ? A beautiful experience of mine, nung ako'y seminarista pa, isa sa maaming employees, ay inimbitahan ako para magbigay ng anointing of the sick at communion para sa kanyang anak na may cancer of the throat. Sa binisita namin sa kanilang tahanan, at pagpasok na namin sa kanilang tahanan, nakita ko yung anak niya may malaking bukol because of the cancer of the throat. At binigyan ko ng anointing. At nung bigyan ko na siya ng communion, to receive the communion, sabi niya sa kanyang nanay, humingi siya ng tubig. Akala ko nauhaw itong anak niyang may sakit. Pero ang tubig pa lang yun ay ginamit niyang para magmumog, to gargle. Hinugasan niya muna ang kanyang bibig bago niya tanggapin ang katawan ni Kristo. It's so amazing. For me, nang lalim ng kanyang pananampalataya, sa kanyang pinagdaraanan na kala niya, sa kanyang pinagdaraanan na kahit na mabaho ang kanyang bibig dahil sa kanyang sugat o sa kanyang pinagdaraanan, gusto niyang tanggapin si Kristo ng malinis sa simpleng pagmumumo. Naniniwala siya. Tunay siyang may pananampalataya na ang kanyang tatanggapin ay hindi ordinaryong tinapay, kundi ang katawan ni Kristo. At gusto niyang tanggapin ang katawan ni Kristo ng may malinis na bibig. Amazing. Eucharistic amazement. Sa ating pagdiriwang ng Corpus Christi, pagnilayan natin mga kapatid, pinapahalagan pa ba natin at binibigyan ng importansya ang banal na Eucharistia sa ating buhay? Do we still have that faith in our hearts, like that simple faith of that man who has cancer, na ang kanyang tinatanggap ay ang tunay na katawan ni Kristo? Again, I remember nung ako'y nag-officiate ng First Communion ng mga bata, inosenteng bata, excited na tumanggap ng katawan ni Kristo, First Communion. At sa aking homily, sabi ko sa kanila, when you receive Jesus in the Holy Communion, what will happen to you? Anong mangyayari sa inyo kung tatanggapin nyo si Kristo sa banal na komunyon? As children, very innocent, they have very simple answer. Sabi ng isang bata, I will now become a good boy or a good girl. Magiging mabait na ako, Father. Yung isa, sinabi niya, I will love Jesus and pray always. Yung isa naman, sinabi niya, Father, hindi na ako matatakot. I will not be afraid anymore because Jesus is with me. Mga kapatid, simpleng sagot ng mga batang excited tumanggap ng katawan ni Kristo. Isang simpleng sagot ng mga bata. Pero kung pagninilayan natin itong simpleng sagot ng mga bata, ay ibinigay nila yung tunay na essence, tunay na diwa at talaga or mensahe ng Eucharistia na tinanggap nila sa banal na misa. Nasa pagtanggap natin ng Eucharistia, nagiging mabuting Kristiyano tayo. The simple answers of these little children speaks of us that the essence of
what will happen to us in the Eucharist. At una yan ay nagiging mabuti tayong Kristiyano. Nagiging banal tayong Kristiyano pagkat ang buhay ni Kristo ay nagiging buhay na natin. We become like Christ. Nagkakaroon ng Eucharistic transformation. Not only in the substance, hindi lamang nababago yung tinapay at alak na naging katawan at dugo ni Kristo, pero sa pagtanggap natin ng Eucharistia, nababago din ang ating buhay. We become like Christ. We become a good Catholic, a holy Catholic. We imitate the virtues and values of our Lord Jesus Christ. Nagiging alter Christus tayo. Sabi nga, you become what you eat. When we eat Christ, we become like Christ. Alter Christus. Sabi ng isang bata, I will love Jesus and pray always. Nagiging malapit tayo sa Diyos. Minamahal natin ang misa na importante sa buhay nating pananampalataya ang pagdalo ng misa. Kaya sabi ko kanina, na-miss natin sa pandemic ang pagdalo ng misa. Ngayon, sa ating pagdiriwang ng Corpus Christi, do we love Jesus present in the Eucharist? Do we still have the energy and joy na matagpuan natin ang presensya ng Diyos sa banal na misa? Or whenever we have Eucharistic adoration, nang pagtingin natin sa Eucharistic host is the real presence of God. We are talking to God. Binibigyan pa ba natin ng pagmamahal? At nandun pa ba yung pagmamahal natin makatagpo ang Diyos sa banal na misa? Sabi din ng isang bata, hindi na ako matatakot, Father, mangangamba, pagkat kasama ko na ang Diyos. Oo, tunay na sa pagtanggap natin ng katawan ni Kristo sa banal na misa, dala-dala natin siya sa ating buhay. Dala-dala natin ang Diyos at sasamahan tayo ng Diyos saan man tayong magpunta. Wherever we go, because of our communion with Him, sa pagtanggap natin sa Kanya, sasamahan tayo saan man tayo magpunta. The union, the communion with Jesus brings us to union with Him, na kasama natin ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga siguro marami sa ating nalulungkot na hindi tayo makatanggap ng communion nung pandemic dahil hindi natin nararamdaman yung pagtanggap natin mismo ng katawan ni Kristo na nagpapaalala sa atin na kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, simpleng sagot ng mga bata, walang theology. Pero kung titignan natin at pagninilayan natin sa pagdiriwang natin ng Corpus Christi, ipinaalala sa atin ng simpleng sagot ng mga bata ang kahalagahan ng Eucharistia sa ating buhay bilang Kristiyano. Kung gaano kaimportante ang banal na misa sa atin. At dadagdagan ko pa, na hindi lamang kung ano ang epekto ng Eucharistia sa ating buhay bilang Kristiyano ang nangyayari sa ating pagdalo sa misa. Bagkos, ano nga ba ang essence ng Eucharist para sa atin bilang Kristiyano? Dalawang bagay. Unang-una, sana sa pagdalo natin ng misa, ipinapaalala sa atin ito ay isang pasasalamat. It's a thanksgiving. It's a thanksgiving of the goodness of God in our life. Marami tayong pwedeng pagpasalamat sa Diyos sa ating buhay. In the first reading, kung ating pagninilayan ng unang pagbasa, ipinakita ni Melchizedek ang pagbibigay papuri at sa kadakilaan ng Diyos, sa kataas-taas ng Diyos, sa pamamagitan ng tinapay at alak. At sa ating ebanghelyo, sinabi doon, kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. The Eucharist reminds us to be grateful, to be thankful for the goodness of the Lord in our life. Sa Kanyang unconditional love sa atin, sa Kanyang generosity na daming biyaya pa rin ibinibigay sa atin, at sa Kanyang walang hanggang pagpapatawad, habag sa atin. Kaya nga sa ating pagdalo ng misa, bago tayo humingi mga petisyon natin sa misa, ang unang-unang magandang gawin sa misa, ito ay ang aking pasasalamat sa Diyos. Ito ang aking pagbibigay ng papuri sa kadakilaan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay. The Eucharist reminds us
of the goodness of God in our life. It reminds us of the many blessings the Lord has poured on us. The Eucharist, natatanggap natin, siksik, liglig, umaapaw ang mga biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, unang-una na sana sa pagdalo natin ng Misa, ito ay nagpapalala sa atin na kailangan natin magpasalamat muna sa Diyos sa Kanyang walang hanggang biyaya para sa atin. Pangalawa, the Eucharist sana would bring us to transformation. Gaya ng mga nabanggit ko kanina na pagbabago sa ating buhay, may nangyayaring pagbabago sa ating buhay kung tayo dumadalo sa Misa. Sabi ni Pope Francis, "Every time I leave the Mass, I must leave better than when I entered, with more life, with greater strength, with greater desire to give Christian witness." Ibig sabihin na sana sa pagtanggap natin kay Kristo, pagdiriwang natin ng Banal na Misa, pagsasalo natin sa Banal na Misa, lalabas tayo sa simbahan ng mas mabuting Kristiyano. Dala-dala natin si Kristo at nagiging Kristo tayo sa iba. Nakikibahagi tayo sa misyon ni Kristo paglabas natin sa simbahan. Yan ang sabi ni Pope Francis, that we become better person, better Christians pagkatapos natin pagsaluhan ang katawan at dugo ni Kristo sa Misa. We pray in our Mass today sa ating pagdiriwang ng Corpus Christi, pagdiriwang natin ng banal na katawan at dugo ni Kristo, mabigyan na natin sana ng pagpapahalaga kung ano ang pinagdiriwan natin sa Banal na Misa, na ito isang pasasalamat sa kadakilaan ng Diyos at sa pagtanggap natin ng banal na katawan at dugo ni Kristo, nagiging mabuti tayong Kristiyano, nagiging kagaya tayo ni Kristo. Pinagsasaluhan natin ang misyon ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay. We share in the mission of Christ. At hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot na kahit na mayroong pandemya, sapagkat natanggap natin sa komunyon si Kristo na kasama natin sa ating buhay. That's why when the priest says, "The Mass is ended, go in the peace of Christ," lalabas tayo sa simbahan, dala-dala natin si Kristo, at dahil dala natin si Kristo, nagiging mabuti tayong Kristiyano. We become better whenever we leave the Mass because Christ is always with us. Amen.